Hi guys, and welcome back dito sa aking YouTube channel. So, ayan guys, ang i-share ko naman sa inyo yung mga hiningi sa amin ng consultant or agency na AJ Immigration Consultant namin. Kung ano yung mga hiningi na requirements namin sa ni Melvin at saka yung requirements ko, yung temporary foreign worker at saka yung open work permit. Ako yung open work permit, si Melvin yung temporary foreign worker. So, workers. Yun yung i-share ko sa inyo guys kung ano yung mga hiningi na mga requirements sa amin. Ito yung mga requirements na hiningi sa amin nung i-apply na kami for work permit. So, may employer na kami. Ayan, na-nominate na kami for SINP dito sa Saskatchewan. Ito na yung isesend, ito na yung mga list ng requirements na hiningi sa amin para maipasa yung para makapag-request para sa amin ng working permit. So yun yung ano, ito yung mga requirements na hiningi sa amin. Una, yung passport, syempre kailangan ng 2 years validity yung passport. Tapos pangalawa, yung mga form, may mga form na pinilapan yung tawag doon is IMM 1295, IMM 5645, at IMM 5476. Yun yung mga form na hiningi. So, yung iba, meron pang ibang mga form, pero yun para sa PR application na yun. So, pangalawa, pangatlo na pala, form, passport, current employment reference letter. Yung current employment reference letter, hihingin nyo yun sa kung saan kayo nagtatrabaho, yung current work ninyo, tapos kailangan may PO box nakalagay doon, tapos may sign ng manager or kung sino yung head. Basta may format na ibibigay sa inyo ang agency. Katulad ng AJ, may format sila na ibinigay na sa amin na kailangan nandun may mga date, kailangan specific na doon sa format na ibinibigay nila sa inyo. Kailangan yun yung nakalagay doon sa reference letter. Pangatlo, yung picture or photograph, bibigyan din kayo ng agency kung paano or kung ano yung format na ibibigay ninyo sa papicturan doon sa, basta doon sa Fujifilm kami nagpapicture. Ayan, ilalagay ninyo doon, tapos nakasulat doon, kailangan may ano din yun, may date, at saka ano pa nga yun, parang may tatak ng kung saan ka nagpapicture, yun. Aha. Panglima, tama ba? Panglima na. Current status documents. So, kunyari kami, dahil nasa Kuwait kami, kung ano yung current status namin doon, which is working permit or work permit yung hawak namin nung nasa Kuwait kami. So, yun yung hiningi sa akin at saka hiningi kay Melvin. Ito yung mga, parehas na kami ni Melvin ito kasi ito na yung magre-request ng working permit sa aming dalawa. So, hiningan kami na, yun nga, yung work permit. So, yung work permit na ibibigay ng company is naka Arabic, so kailangan nyo po yung ipa-translate sa English. Ayan. Tapos, pang-anim, kailangan may updated resume. Updated resume po, hiningi din po yun sa akin at saka kay Melvin. Pang-pito, yung lamesan, yung pinahayon. Ito tayo kakain. Okay. Pang-pito, pay stub. Yung pay stub, at least, 3 months. Last 3 months, yung pay stub na galing sa company yon. Hiningi din yun ni Melvin sa pinrint niya lang pa rin kasi sa kanila pinrint lang. So, ako, humingi ako sa company ko. Tapos, next, pang 8 is TOR and diploma. Yung TOR ni Melvin nung nag-college siya, at TOR ko, diploma ni Melvin nung high school, at diploma ko nung high school kasi wala kaming diploma ng college. TOR ko nung high school? Oh, yun nga. Hindi. Diploma nung high school, diploma ni Melvin tsaka diploma ko, tapos TOR ni Melvin tsaka TOR ko. TOR nung high school? Tapos IELTS. Yung IELTS, si Melvin lang yung nag-IELTS. Na kailangan maka-5 ka. CRB5? CLB5. Band. Basta yun mga. Band. CLB nga ata. Basta 5. CLB 5, basta band 5. Kailangan at least maka 5 ka. So, okay na yun. Pinapagap na yun ng agency. Kung magkano yung IELTS, 88KD. Nasa 15,000, 12 to 15,000. Ayan. Pero ako, wala akong IELTS. Yung ano lang, si Melvin lang. Yung main applicant lang. Yun lang yung wala ko.
siya may IELTS, ako wala. The rest, lahat ng hiningiing requirements sa kanya, hiningiing requirements sa akin. Ano to? May ganito pa? Bank statement for the last 3 months. Yung bank statement, yung lumalabas at pumapasok na pera dun sa ATM ni Melvin at saka sa ATM ko, hiningi din yun for the last 3 months. Tapos, property ownership, kung mayroon, pwedeng magpasa. Kung wala, pwede namang wala. Marriage certificate, syempre yung marriage certificate na PSA, yun ang ibinigay namin, at saka yung, kasi sa Kuwait kami kinasal, so yun din sa Kuwait, kasi parehas lang yun. May sa Kuwait, tapos mayroon din sa Pilipinas, kumuha kami ng PSA para sure. Tapos ang next is, children birth certificate. So, si Kaylee, birth certificate ni Kaylee, birth certificate ni Melvin, at saka birth certificate ko. So, tatlong birth certificate namin. Ayan. Tapos, ang last is yung police clearance. Yung police clearance, at least 6 months, pag naka 6 months kayo sa iba-ibang bansa, kailangan yung humingi ng police clearance kasi hiningi yun. So, dahil kaming dalawa ni Melvin, parehas sa Kuwait lang kami pumunta. Sa Kuwait lang kami dalawa, so yung police clearance namin, updated na police clearance namin, kumuha kami, at saka NBI sa Pilipinas, kailangan hindi expired na NBI. So ayan, yun yung kinuha namin ng mga requirements for Melvin, tsaka for sa akin, for temporary foreign workers, at tsaka for open work permit. Yun din, kung ano yung requirements ni Melvin, yun din yung requirements ko. Ang pinagkaiba lang is wala akong IELTS. Ayun, walang IELTS. Sa mga nagtatanong din kung pwede bang mag-apply kung high school graduate or hindi naka 72 units, pwede po, mag-research lang po kayo, kasi yung katulad nung sa amin, nag-research lang din po ako, kaya ko nalaman yung SINP pathway dito sa Saskatchewan, kasi parang yung AIP din, yung AIPP dati, yung AIP na ngayon ang tawag, is pwede din ata siyang college, ay hindi siya naka 72 units sa college. So, depende po talaga, at saka try lang ng try sa pag-a-apply. So, ayun guys, thank you so much and bye!